What's up sa inyo mga boss? Welcome po sa Home TV. Bali sa video po natin ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-install ng 4 branches na breaker dito po sa panel box. Tapos po, magwa-wiring po tayo ng isang SPO, isang outlet, saka isang ilaw. Bali, ito po yung breaker natin. Ito po yung plug-in type na tinatawag. Ngayon po, kung mapansin nyo, meron pong dalawang butas dito yan. Ang gagawin nyo lang po, isasabit nyo lang po dito yan sa parang hook na to. O, ganito po, pakita ko na po para mas maintindihan nyo na po. Ipapasok nyo lang po yan. Ngayon po, ididiin nyo lang ng bahagya. Ganyan po. Dito naman po tayo sa pangalawang breaker natin. Isasabit nyo lang po yan. Tapos, ididiin nyo lang po ng bahagya. Sa pangatlong breaker po, ganun din po ang gagawin natin. Isasabit nyo lang po yan. Diin nyo lang ng bahagya. Sa pang-apat na breaker po, yeah, ganun din po ang gagawin nyo. Ngayon po, ito pong 40 ampere natin mga boss, ito po yung pinaka main breaker natin. Ang size po ng wire nyan, ito po yung pinaka service entrance natin, number 8 po. Dito po sa pangalawang breaker natin, yung 15 ampere, para dito po yan sa ilaw, ang size po na wire nyan, number 14. Tapos po yung pangatlong breaker natin na 20 ampere para dito sa outlet, ang size po ng wire nyan, number 12. Sa pang-apat na breaker po natin para dito sa SPO, 20 ampere din po to, ang size po ng wire nya, number 12 din po. Ngayon po, bali ang susunod na gagawin natin, magwa-wiring po muna tayo ng ilaw, saka itong outlet, saka itong SPO natin. Dito po muna tayo sa ilaw. Kailangan po natin ng tatlong wire dyan. Ito po yan. Ito pong kulay red, ito po yung lined one. Yung black po, ito po yung neutral. Yung kulay blue po, ito po yung return natin. Ang connection natin dito mga boss, line to neutral. Ang ibig sabihin po nyan, ito pong line one natin na kulay red, ito yung 220 volts. Ito po yung pinaka live natin. Itong black po, yung neutral, 0 volt po siya. Ngayon po, pasok ko na po itong wire dito, papunta dito sa breaker para mas maintindihan nyo na po. Yan, ganyan po ang gagawin nyo po. Yan, ito pong wire na to para sa ilaw, ang breaker po nyan dito sa 15 ampere. Yan, ganyan po. Ito pong return, tatakbo po yan dito sa ilaw. Tapos po, yung kabilang dulo dito na sa switch natin yan. Tapos, itong line 1, dito na rin po sa switch yan. Ito pong neutral na galing dito sa breaker, dediretso po yan dito sa ilaw natin. Yan, pasok ko na po para mas maintindihan nyo na po. Yan, ganyan po ang setup niya mga boss. Ngayon po, dito naman po tayo sa outlet natin. Kailangan po natin ng dalawang wire dyan. Isang line 1, saka isang neutral. Pasok ko na po. Yan. Basta dito mga boss, panoorin niyo lang po lahat ng gagawin natin. Sinisigurado ko po sa inyo, hindi po kayo magsisisi dito. Yan. Bali, ito pong line 1, line 2. Dito po yan sa outlet. Tatakbo po yan dito sa 20 ampere na breaker natin. Ngayon po, dito naman po tayo sa SPO. Kailangan po natin ng tatlong wire dyan. Yung SPO po, ito po yung mga saksakan ng aircon na may ground. Pwede rin po yung rec. Yan. Itong kulay red, ito yung line 1. Yung black, neutral. Yung green po, ito yung ground natin. Pasok ko na po para mas maintindihan nyo na po. Yan. Dito po siya sa 20 ampere. Yan. Ganyan po. Ngayon po, ang gagawin natin na susunod, ito po yung pinaka feeder line natin, yung service entrance po natin, ipapasok na po natin yan dito sa breaker. Ito po yung 40 ampere. Balibalatan na po natin para makita nyo na po. Siya nga pala mga boss, kung mapansin nyo, ito po, nagtaging ako. Ito po kasi yung pinaka live natin, yung 220 volts. Ito naman po yung isa, yung neutral. Ito pong live natin, dito po yan papasok
sa kaliwa po ah, itong pinaka live dito sa kaliwa. Yung neutral po dito naman sa kanan. Yan, balatan ko na po para mas maintindihan nyo na po. Kapag ka nagbabalat po kayo dito, huwag po masyadong mahaba. Kailangan sakto lang po pagka nagbalat po kayo. Yung papasok lang po dun sa terminal ng upbreaker. Yan, ganyan po. Kailangan sakto lang po, huwag masyadong mahaba. Yan. Basta dito mga boss, panuorin niyo lang po lahat ng gagawin natin. Ang gusto ko po, matutubo kayo sa pag-i-install po ng breaker dito sa panel box saka sa pagwa-wiring. Ngayon po, pag nabalatan nyo na po, ipasok nyo na po dito po sa kaliwang bahagi itong live natin ha. Andyan nyo po ilalagay yan. Tapos po, pag nailagay nyo na po, ihigpitan nyo po yan. Kailangan po mahigpit yung pagkakatornilyo nyo dito mga boss ha. Huwag po yung maluwang kasi delikado po yan. Kailangan po mahigpit yung pagkakatornilyo nyo po. Ayan, pag okay na po, dito naman po tayo sa isa, yung neutral. Ayusin nyo po yung wire nyo kasi lumalaban po yan. Number 8 po yung wire natin dito sa 40 ampere. Yan, higpitan nyo rin po yan. Ayan, okay na po. Yan, uulitin ko po yung may tagging na live po, dito po siya sa kaliwa. Yung neutral po, ito dito sa kanan. Ngayon po, dito naman po tayo sa 15 ampere natin, dito po sa ilaw yan. Ito po yan. Balatan na po natin. Kailangan po, sakto lang mga boss ha, yung pagbabalat. Huwag masyadong mahaba. Yung sakto lang po, papasok yung wire dun sa terminal ng breaker. Yan, yung line 1 po, ito, sa kaliwang bahagi po yan, papasok. Yan, dito po yan. Yan nyo po, ipapasok. Tapos po, hihigpitan nyo po yan. Kailangan po, mahigpit mga boss ha. Huwag po yung maluwang. Kasi po, may tendency pong uminit yung breaker natin. Ayan po. Ito naman po. Dito naman po tayo sa neutral. Ayan po. Hihigpitan nyo rin po yan. Ganyan lang po ang gagawin nyo mga boss ha. Okay na po. Ngayon po, dito naman po tayo sa outlet natin. Balatan na po natin. Sakto lang po. Huwag masyadong mahaba. Ayan. Unahin po natin itong line 1. Dito po siya sa kaliwang bahagi. Higpitan nyo po. Okay na po. Dito naman tayo sa neutral. Sa kanang bahagi po siya. Higpitan nyo po yan mga boss ha. Huwag po maluwang. Delikado po yan. Kapag ka maluwang po, yung pagkaka-screw nyo po. Ayan, okay na po. Ngayon po, pag nailagay nyo na, medyo hatakin nyo po. Yan,
para sigurado po na mahigpit po yung pagkakatornilyo nyo. Yan, okay na po. Ngayon po, dito naman po tayo sa 20 ampere natin para dito sa SPO. Malata na po natin yung wire natin. Sakto lang mga boss ha, huwag masyadong mahaba. Ayan po. Unahin po natin yung line 1. Po yung neutral dito naman siya sa kabila. Yan, okay na po. Ngayon po, ayusin nyo po yung wire para medyo maganda po sa mata. Yan, okay na po. Ngayon po, itong ground mga boss, kung mapansin nyo po, naglagay po ako ng ground bar dito para po meron pong lagyan tong ground wire natin. Ngayon po, ang ginawa ko po dyan, bali binutas ko po ng barena tapos niribit ko po para matibay po siya. Ngayon po, pasok ko na po para makita nyo na po. Ayan. Sigpitan nyo lang po yan. Okay na po. Dito mga boss, dito ko po siya nilagay. Kasi po, gusto ko po makita nyo po kung paano ko po siya ilalagay. Pero, pag kayo na lang po yung naglalagay dyan sa mga bahay nyo, nagwa-wiring kayo, kahit po dun sa ilalim, pwede nyo na po siyang ilagay para hindi po kayo mahirapan. Unahin nyo na po siya pagka wala pa po yung breaker para hindi po kayo mahirapan pagka hihigpitan nyo na po. Ayan po. Ganyan mga boss, kapag nailagay nyo na po yung wire dito sa breaker natin. Ngayon po, ang susunod na gagawin natin, bali, ilalagay naman po natin itong switch natin dito sa ilaw. Ito po yung pinaka line 1 natin. Yan, balatan nyo po yan, huwag masyadong mahaba. Saktuhan lang po. Dito nyo po ilalagay yan. Dalawa po yung butas niya kahit saan nyo po ilagay. Yung parang may sign na T na baliktad. O, tapat po nito. Yung line 1 po, ito yung kulay red. O, pasok ko na po para makita nyo na po. Pag pinasok nyo po, hilahin nyo. Pag sumasabit na, ibig sabihin, nakalak na po yan. Yung return po, dito nyo ipapasok. Kahit saan po sa dalawang butas na yan, isa lang yan. O, pasok ko na po. Atak, okay na po. Yung return, tapat po nito. Yan, bali ganyan po ang setup nya. Kapag nailagay nyo na po yung switch natin. Ngayon po, dito naman tayo sa outlet. Ito po yan. Balatan na po natin. Saktuhan lang mga boss, huwag masyadong mahaba. Ito pong line 1, dito nyo po ipapasok. Meron pong L dito, ang ibig sabihin po niyan line 1. Sa kabila po, N. Neutral naman po yan. O, dyan ko na po, ipapasok. Hatak. Okay na po. Ngayon po, yung neutral, dito naman sa kabila. Dyan ko na pasok. Hatak. Okay na po. Etong neutral mga boss, pwede rin dito yan. Pero dito ko na lang nilagay para mas mabilis nyo pong maintindihan. Tapos po, kung mapansin nyo, may jumper po na nilagay ako dito para po magkaroon ng supply itong pangalawang outlet natin. Yung line 1 po, tapatan nyo lang po yan, magjumper po kayo papunta dito sa pangalawang switch natin. Yung neutral, ganun din po, magjumper kayo papunta din dito sa pangalawang switch na, outlet natin para magkaroon po ng supply to. Yan, ganyan po ang setup nya. Ngayon po, dito naman po tayo sa
SPO. Ito po yan. Sakto lang po. Kapag nagbabalat po kayo, huwag masyadong mahaba. Ayan. Ito po yung SPO natin. Saksakan po ng aircon. Rep, pwede rin po siya. Makikita nyo po yan, merong N dito. Ibig sabihin yan, line 1. Yung sa kabila, N, neutral. Ito naman po, yung butas na to, may sign po siya na guhit na ganun. Ibig sabihin, ground po yan. Unahin ko na po yung line 1. Pasok ko na po. Ayan. O, sihigpitan nyo po yan. Ayan. Sunod po, yung neutral. Dito naman sa kabila. Ito pong kulay green, yung ground, dito po. Diyan nyo po ipapasok yan. Yan po. O, sihigpitan nyo po yan, mga boss, ha? Ayan. Bali, ganyan ang setup niya, mga boss. Kapag nailagay nyo na po yung wad dito sa terminal ng SPO natin. Ngayon po, dito naman tayo sa receptacle natin. Balata na po natin yung wire natin. Sakto lang po, huwag masyadong mahaba. Ayan po, kulang. Ayan. Ayan po, itong return, mga boss, yung kulay blue na galing dito sa switch natin, sa pinakasentro nyo po ilalagay. Ito po yan. Pasok ko na po. Ayan, ganyan po. Kailangan po, pasok na pasok yung wire dun po sa terminal ng receptacle. Yung neutral po, sa kabila naman po siya. Medyo maiksi po yung wire natin. Kailangan po, kapag nag-wiring kayo, medyo lagyan nyo po ng allowance yung wire natin. Dito po kasi medyo tipid po tayo sa wire. Ayan, bali ganyan po ang setup niya, mga boss, ha? Ngayon po, bali ilagay na po natin itong switch natin dito sa utility box para malaman na po natin kung tama po ba yung ginawa natin. Yan, ayusin nyo po yung wire. Ngayon po, bali takpan na po natin para malaman po natin kung tama po ba yung ginawa natin. Ito yung SPO. Yan na po natin ang bumbilya. Ngayon po, itong panel box natin, takpan nyo rin po yan para safety po. Bali, okay na po, mga boss. Susubukan na po natin kung tama po ba yung ginawa natin. Ngayon po, i-on na po natin yung pinaka safety breaker natin. Yan. Ngayon po, bali, ito po yung pinaka main breaker natin. I-on ko na po siya. Yan, yung breaker po ng ilaw nung outlet po saka po nung SPO. Ngayon po, sindihan po natin itong ilaw natin. Gumana po siya. Ngayon po, itong tugang outlet natin, subukan po natin kung gumagana. Gumana rin po yung kabilang butas. Gumana rin po dito po sa SPO. Gumana rin po siya.
Yan. Bali, ganyan lang mga boss. Kapag gusto nyo po mag-wiring ng ilaw, tapos 4 branches na breaker po. Basta sundan nyo lang po lahat ng ginawa natin. Sinisigurado ko po sa inyo, mabilis nyo pong makukuha yan. Hanggang dito na lang mga boss. Sana po ay nagustuhan nyo yung bagong video natin. At kung nagustuhan nyo po, huwag nyo pong kalimutang i-like and i-subscribe nyo na rin po para updated po kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Maraming salamat mga boss.